A Short Story on Growth Mindset, Pinamagatang Seedling, likha ni Rhea May Arbatoy. Ika-30 ng Enero, 2020, eksaktong taon kung saan nagsimula ang krisis na hindi inaasahan ng lahat. Halos mapilay lahat ng aspeto sa buhay ng tao. Wala nang nagawang tawanan, kwentuhan, kainan sa labas, laro, o alinmang nakasanayang gawain sa labas ng bahay. Ito ang realidad at hugot na palaging baon ni Lina sa buhay niya. 3 taon na rin ang lumipas noong natutunan niya at mas napatibay niya na lahat tayo ay may kaya at kalakasan upang maging kaya sa tanong na kaya kaya? Makulimlib ang bakura na tanaw ni Lina. Malaki talaga ang pinagbago ng kapaligiran, maging ng mga tao mula magkapandemya. Nawawala na ako ng pag-asa, banggit ni Lina. Bakit hindi mo subukan ang mga bagay na wala kang tiwalang magagawa mo, anak? May baka naman diba sa lahat ng hindi ka sigurado? Sambit ng ina. Baka kaya ko, inay? Simula nang makita ang kaya, anak. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na si Lina. Inihanda na niya ang mga paso at seedling na itatanim niya sa bakuran. Napuna na rin niya ng pataba ang bawat paso at lalagyan na ng seedling. Maghapon siyang nagbanat ng buto sa bakuran para sa kanyang nais na magtanim ng gulay para may maani, makatipid sa konsumo at para makatulong sa nangangailangan. Sa alalay at suporta ng kanyang ina, tamang pahinga, motivasyon, kasipagan at pagkilala sa abilidad, unti-unti niyang nakikita ni Lina ang bunga ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, kilala na si Lina sa barangay ng Santo Tomas bilang nangunguna ng community pantry, isang pamamaraan ng pagbigay tulong sa kapwa sa pamamagitan ng pag-display ng produkto, kulay, prutas o pagkain na libre at angkop sa pangangailangan ng lahat. Gaya ng seedling, ang paglinang ng sarili ay nag-uugat sa tiwala. Kaya mo dahil naniwala kang kaya mo.